Magandang araw po, Dr. Willie Ong ito. Meron tayong magandang topic. 5 warning signs ng heart failure. So, 5 early symptoms o senyales na mahina ang puso. Tawag natin dito, congestive heart failure. Medyo marami din ang may ganitong sakit. So, bakit humihina ang puso? Explain natin, ha? Alam niyo, pag tayo nagkakaedad, umabot ng 40s, 50s, 60s years, pag ganyan na edad, di ba, pansin nyo, konting ikot lang. Like ngayon, no, konting ikot lang, konting hingal, di ba, mas hingal na tayo. So, pwede itong hingal natin dahil nagkakaedad lang, mas humihina ang mga muscles. Kasi yung organo sa katawan, humihina din eh, puso, kidney, utak. Lahat humihina slowly. Kaya possible ganun, ganun lang po ang dahilan. Pero pwede rin na humihina din yung puso at meron nagkakaroon din ng heart failure. So, bakit nagkakaroon ng heart failure? Anong mga dahilan? Ang common na dahilan ay nagbabara yung artery or yung ugat sa puso. So, yung artery, yung kulay pula, pag nagbara yan, magkukulang ang daloy ng dugo dito sa muscle. Muscle to ng puso eh. So, pag nagkulang yung dugo, sasakit ang dibdib. Masakit, mabigat, hinihingal. Tapos, pag nagbara yung artery na yan, mamamatay itong isang muscle. Pag namatay ito, heart attack yon ang tawag. Ma-hospital. Pag nakasurvive, may peklat na to. Hindi na siya bobomba ng maganda. Di ba maganda bomba nito? Pag normal, ang lakas yan. Di ba na-imagine nyo, may nakita kayong picture na nagpa-pump yan. Eh kung nanigas na to, so kulang na ang pump. So yung dami ng daloy ng dugo sa buong katawan, ito sa utak, sa kidneys, sa buong katawan, hihina, magkukulang. Pag nagkulang, heart failure yun. Bakit magbabara itong mga artery? Sigarilyo, nakakabara. Cholesterol, matataba, nakakabara. Stress, diabetes, high blood, yan ang mga sakit nagbabara. Pag yan ang dahilan, so isang cause yan ng heart failure. Kaya iwas tayo sigarilyo. Second cause, yung valvula may sira. Ito. Mitral valve, tricuspid valve, merong mga sakit na rheumatic heart disease. Bata pa, yung mga bata, nagka-tonsils, tapos yung tonsils, may bacteria, pumunta dito, sinira ng bacteria itong valvula. At pag nasira, hindi na magko-close maigi yan. Mahirapan yung puso, lalaki siya. Pag lumaki ang puso, dahil sa sirang valvula, heart failure din yun. Yung dalawang cause. Pwede rin heart failure dahil sa virus. Salbahe itong mga virus, minsan yung virus, puso ang tinatamaan, may ganun. So, pag yung virus, puso ang tinamaan, meron ding heart failure. Meron mga myocarditis, viral myocarditis, may ganun din po. Meron din dahil sa sobrang alak, alcoholic heart disease. Sobrang alak, humina rin yung puso. Hindi lang yung utak, pati puso. So, maraming cause. Minsan namamana. Kung ang magulang nyo, 50 years old pa lang, na heart attack na, sabihin may lahi kayo na mataas ang cholesterol, mahina ang puso, pwede rin. Sobrang stress. Sobrang high blood. High blood din. Sobrang high blood. Kakapal muna yung puso. Pag kumapal yung puso, hihina din. Okay? So, maraming dahilan. So, baka na-imagine nyo na rin po paano iiwasan to, di ba? Kung ano yung cause, high blood, diabetes, sigarilyo, yun din ang tatanggalin natin for prevention. Ano itong 5 warning signs? Okay? 5 warning signs. Ang kodigo is FACES, F-A-C-E-S. F is fatigue. Mas pagod ka ngayon. Okay? So, hindi normal na pagod. Akyat, 2 palapag, hingal. Mas hingal ngayon. Di ba, umikot ako dito, mas hingal. Dati, kaya natin. Kahit mainit, di ba, kahit nagtatrabaho, malakas. Bakit mas pagod ngayon? So, isipin natin, pwedeng nagkakaedad, may possibility na mas humihina yung puso. Pangalawa, A, activity limitation. Dating ginagawa mo, nagja-jogging, nagte-tennis, nag-exercise, kaya. O sa mag-asawa, di ba? Nagsasama, nagsisipi ang mag-asawa. Ngayon, di na kaya. So, bakit? So, isang possibility din na may mahina ang puso. Itong C, congestion, pulmonary congestion, may tubig sa baga. Yun ang sabihin, congested, puno ng tubig yung baga.
ano po to, medyo late na to. Late sign at seryosong sign na ng heart failure. Pag may tubig sa baga, dadalhin na talaga sa hospital doon, sa hospital. Kasi kailangan tanggalin to eh. Baka bumagsak yung oxygen. Tsaka pag may pulmonary congestion, ito higaan, di na sila makakahiga ng flat. Paghihiga sila, pag flat, nalulunod sila. Pag hiniga mo, nalulunod. Galit ng galit yung mga ugat dito, yung mga veins. Bilang internist cardiologist, alam na alam ko to. So, kailangan higa nila naka 45 degrees o nakaupo sila. E, edema. Pagmamanas. Pag may manas ang paa, sinasabi ko nga sa inyo, pwedeng walang kaso lang, pwedeng lagi kayo nakatayo, may varicose, kaya nagmamanas. Sa mga sales clerk, lagi nakatayo, o mga bodyguard, mga gwardiya. Pero, meron ding pagmamanas na dahil sa sakit sa kidney, sakit sa atay, o heart failure, o mahina ang puso. So, isa tong possibility pag may manas. S, ito yung last warning sign, is shortness of breath. Shortness of breath, hirap huminga. Bakit hirap huminga? Kasi napuno na nga ng tubig yung baga. Eh, yun ang dahilan. So, anong test ang maganda? Ang laboratory test na hindi gano'ng nakakatulong, yung ECG, electrocardiogram. Hindi mo makikita kung may heart failure dun. Eh. Sa ECG, baka makita mo lang doon kung may heart attack, kung lumalaki konti yung puso, pero hindi siya gano'ng ka nakakatulong. Chest X-ray, ito next laboratory test. Chest X-ray, mas maganda. Sa X-ray kasi makikita mo kung lumalaki yung puso, yung hugis, at kung may tubig sa baga, kitang-kita sa X-ray. So, malaking tulong yung X-ray. Medyo halos baka 80-90% sure ka na may heart failure. Ang pinakamagandang test para malaman na may heart failure ay 2D echo. 2D echocardiogram. Siguro may mga may murang 2,000 pesos. Sa, may mahal sa mga hospital, 4,000 pesos. Pero itong 2D echo, ultrasound siya ng puso. Hindi po delikado, naglalagay ng probe, makikita sa ultrasound, makikita yung puso. Ano yung sukat? Gusto natin makita, maraming numbers ibibigay sa 2D echo. Bilang cardiologist, ito lagi inaaral ko, kami nga nagbabasa ng 2D echo. Susukatin yung size ng left ventricle. Ito, left ventricle. Dapat 5 cm lang siya. 5 cm. Pag umabot ka, let's say, ng 6 cm, heart failure na yon, malaki. Baka high blood o baka mahina na. Bukod sa left ventricular size na dapat 5 cm lang, pangalawang numero na pinakamahalaga yung ejection fraction. Yung sa EF, ejection fraction, ang normal is, sabihin pagbuga, ilang percent lumalabas. Ang normal is 55% to 70%. 55, maka 55, okay na. 55 to 70. Pero pag mas mababa sa 55, let's say 30% lang. Sabihin, 30% ng pagbuga niya, 30% lang ang lakas. O moderate heart failure na yon. May nakikita ko, 20% lang ang buga. Pag 20%, sirang-sira na itong muscle, ayaw na. Pero mo pagbuga, 20% na lang ang naitatapon niya. So, mahina na siya. Parang 20% na lang yung lakas niya sa katawan. So, yung 2D echo, medyo mahal, pero siya makakasabi na sigurado kung may heart failure o wala. Pag normal ang 2D echo, di maganda. Walang problema. Ano ang prevention? Para hindi tayo umabot sa heart failure. Kung walang heart failure, tulad na sinabi ko, sigarilyo, tigil, alak, stress, sobrang galit, high blood, gagamutin para hindi lumaki ang puso, pati diabetes. Diabetes, nakakasira din ng puso. Alat, huwag masyado maalat kumain. Healthy lifestyle, di ba? Tapos, paano kung may heart failure ka na? Let's say may heart failure na, kailangan po magpa-check sa cardiologist. Okay, tulad ko, cardiologist. Wala pong ibang choice eh. Kailangan talaga cardiologist. Medyo mahirap kasi gamutin ng heart failure, tinitimpla ang gamot. Pero basically, yung gamutan is, number one, babawasan yung pag-inom ng tubig. So, baliktad to sa healthy na tao. Sa healthy, sa lahat ng pinapayo ko, uminom na maraming tubig, 10 baso, 12 baso, di ba? Para gumanda yung kidney sa normal na tao. Pero pag heart failure ka na, mahina na tibok ng puso, mahina na yung pag-pump,
baliktad na ang tip. Mga tatlo o apat na baso na lang pinapainom ko. So gusto ko mas tuyo siya, mas uhaw siya, kasi hindi na kaya ng puso yung maraming tubig. Kung maraming tubig, mapupuno ng tubig yung baga, mapupuno ng tubig yung paa, nagmamanas. Kaya mas konting tubig siya, mas nakakaya niya. Okay, so baliktad ng tips na to. Pero pag heart failure ka na sigurado by 2D echo, pag hindi pa heart failure, di normal na pag-inom. Kaya nga po, cardiologist, sinabi ko, walang shortcut. Kailangan magpa-check up kayo sa cardiologist talaga pag heart failure. Bukod sa pag-limit ng tubig, bibigyan kayo ng pampaihi. Mga furosemide, Lasix, pero doktor magtitimplan ito eh. So, konti ang tubig, may pampaihi pa. Tapos pinapakain ko rin na saging, isang dalawang saging para may potassium. At bibigyan kayo ng gamot na ACE inhibitor or ARB. ARB or ACE inhibitor, pag ininom to ng mga 1 month, 2 months, 3 months, lumalakas yung puso eh. Yung 20% o 30%, baka mapa 40% niya, 45%. So, ito lang dalawa basically ang pinakagamot. At pero pa marami pa ibang gamot bibigay ang cardiologist nyo. Pero siya na po magtuturo sa inyo. So, sana po nakatulong tong video ko. At least general knowledge sa pag-iwas sa heart failure. Add ko na rin pala po, kung may lahi kayo ng sakit sa puso, mayroon, magulang nyo, 50 years old pa lang, yung si tatay na heart attack at age 50s, mas mag-iingat kayo. Kung may lahi kayo ng diabetes, heart disease, high cholesterol, mas mag-iingat tayo, mas magpapacheck tayo. Kasi nga, namamana rin po itong sakit. Ingat po, God bless.